you stay, at least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Hello, what's up mga Bitikenyos? Nandito po kami ngayon sa Mariana Ponce Museum dito sa Baliwag. Ayan. Papakita po namin kung ano yung laman ng at mga gawa ni Mariana Ponce. Ayan. And so may ano po tayo, ayan. Vlogging. Say hi! Ayan po. Tcharan! Papasok na po tayo! Isa sa mga kilalang larawan sa kasaysayan ng Pilipinas ay iyong sa tatlong naungunang propagandistang Pilipino sa Espanya. Kilala natin si Jose Rizal. Kilala rin natin si Marcelo H. Del Pilar. Ngunit sino kaya ang kasama nilang nakaupo? Isinilang si Mariana Ponce noong 22 Marso 1863 sa Baliwag, Bulacan. Nakatapos si Ponce ng Bachelier in Artes sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila noong 1885. Noong taong milyon, pumasok siya sa Universidad de Santo Tomas upang mag-aral ng kurso ng medisina. Ngunit nagpasya siya ng patuloy ng pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Espanya. Nang dumating si Ponce sa Espanya noong 1887, hindi naman pag-aaral ang inatupag niya. Naging kalihim siya ng Asosasyon Hispano-Filipina, isang samahan ng mga ilustradong Pilipino at liberal ng mga Espanyol, na itinatag noong 12 Enero 1889. Isinulong ng organisasyon ang kapakanan ng Pilipinas. Naging katuwang patungo rin si Ponce sa pahayag ng La Solidaridad na unang lumabas noong 12 Enero 1889. Nakasama rin niya sa La Solidaridad sina Graciano Lopez Aina at Marcelo H. Del Pilar na mga naging pangungo nito. Nagsindi ang pahayagan bilang pangunahing pamamaraan upang maihayag ang mga sarugin ng mga Pilipino at ang mga hiling na pagbabago sa kolonya ng Pilipinas. Pinagsiwaan ni Ponce ang pahayagan at sumulat ng sarot-sarit artikulo gamit ang Dagdong Anyas. That's what I hear when you're by my side. Ooh, yeah, that's what I hear when you're by my side. Ito yung mga reforma, La Solidaridad. So ito yung mga kasama niya. Si Graciano Lopez Aina, Ferdinand Dumitrit, Marcelo H. Del Pilar. Then ito yung mga reproduksyon ng unang desisyon ng Loli Metangere. Then yung mga sentimo, yung mga luma. Ito yung mga sinulat ni Ponce sa La Solidaridad. So kasama siya sa nasulat ng La Solidaridad. Ayan, pagsasala ng La Solidaridad. Almost 6 years by 1895. So ito naman po yung talaan ng mga estudyante. Kanilang ipinayarigrado sa mga klase para sa pangalawang taon, 1886. So, preserve na preserve talaga yung mga dating gamit ni Mariana Ponce. Ang ganda ng mga writings. Folklore Filipino. Customs.
ito yung pinakita dun sa unang video. Kung saan ako po si Marianne Ponce, si Marcel at Jude, Del Pilar at saka si Jose Rizal. So, ginawan sila ng statue. At ang Revolution Army. Pagkuba ng mga sila. So, ito pa. Lihang ni Marianne Ponce kay Fernando Cano. So, ang ganda ng sulat niya. Preserved talaga. Mula noong 1902 pa siya. Iba yung salita. 637 ni Yoko Giana, Itagata, Yokohama, 30, Abril 19. Kung Fernando Cano, Brazil. So, nababasa pa siya kahit ko. Kahit gano'n siya katagal. So dito nakalagay lahat ng history about kay Marianne Ponce. Lahat na 1863, ipinanganak si Marianne Ponce sa Balibang, Bulacan. Dekada 1885, nakamit ni Ponce ang degree Bachelor and Artes sa Colegio de San Juan de Letran sa Manila. Sa taong ito, pumasok siya sa Universidad de Santo Tomas upang mag-aral ng medisina. So yung letratong to, ito yung Colegio de San Juan de Letran, Ultramoros, Manila. Ayan yung mga pintot. So, commercial. Pasmado. Okay. 1887. Dumating si Ponce sa Barcelona, Espanya upang ipatuloy ang kanyang pag-aaral. Ito yung picture ng Universidad de Barcelona noong 1874. Ayan po. So, ibabalik natin siya. So, ayaw na po ulit niyang matouch. Commercial ulit. Vlogging. So, ayaw niya pong matouch talaga. 1887 pa lang po tayo. At ayun po, 1887 lang po. Sa 1887. Bandung-dung lang po po. Ibalik ang kahapon. Oh, ayan, 1888. Simula't sinisal kay Ponce sa unang pagkakataon. Ito yung litrato ni Ponce na binigay kay Rizal noong Julio 4, 1888. Picture niya lang. So, tapos na tayo sa 1888, 1889. Itinatag ang samahang La Solidaridad at naging bahagi nito si Ponce. So, bahagi rin pala si Ponce ng La Solidaridad. Yes. 1895. So, ang laki ng agwat. Tumalon siya sa 1895. So, inilabas ng La Solidaridad ang huli nitong issue. Noong November 14, 1895. So, kinakain na po ako noong touchpad na ito. 1896. Pansamantalang, ipiniit si Ponce sa hinalang kasangkot siya sa Himagsigang Pilipino. Or yung revolution. Yung September 1896, napagbintangan niya. Yes, napagbintangan. So, mali talaga yung pinagbintangan niya. Mali. 1896 na po tayo. Balik po tayo ulit. Tapos lang pala sa 1896. Pagtapos na, huwag nang binabalikan. Okay, pagtapos na po, huwag nang binabalikan. Okay. 1896 na huwag lang. Pilit siyang bumabalik sa box. Isa-isa lang kasi pinulutan. 1896.
1897. Okay na. Ayan. 1897. Ayan po. So, ito yung mga tula na inilambag ni Ponce. Ayan. Mi ultimo pensamiento o ang aking huling mga iniisip. Ayan. Pwede nang parang iganon. Nakuha na po namin. Okay, yan po. Oh, sunod-sunod na po siya. Hindi ko po alam kung paano nangyari yun. Ayan, 1897. Dumating sa Hong Kong ang pinuno ng revolusyon. Ayan na. Ayan. Mi ultimo pensamiento. May sarili po siyang mundo. May sarili pong mundo ang touchpad. Touchpad na ito. Balik na po tayo. 1897. Dalo na po tayo sa 1906 na yan. Lumibot si Ponce sa Cochinchina at Annam na ngayon bahagi ng Vietnam at ng Cambodia. Okay. Last part is 1918. So, naglayag si Ponce patungong Canton upang makipagkita kay Dr. Sun Yat-sen noong nagkasakit siya sa Hong Kong. So, ito yung panahon siya ay pumanaw. Kasama ang kanyang anak. So, tapos na po. Kailangan natin yung history ni Mariana Ponce. Yung Sun Yat-sen na pumunta niya sa Hong Kong. Dito po siya. Ayan. Gang Mausti. El Fundador. El Fundador de la República de China. De China? Ayan. Builders of Nation, la obra nacional Pilipina, Isus Hombres. Oh my God. Mariana Ponce, Erma Sombrela Revolution. Sulat ng 1897-1900. So, ito yung mga tula niya. Mi ultimo pensamiento. Yung mga huling iniisip. Ayan. M. Merides Pilipinas. Vicisitudes de la Catedral. Ayan. Billboard na po yung mga yan. And nandito po tayo sa buhay ng asawa ni Mariano Ponce. So, ito po si Mariano Ponce. At ang kanyang asawa na ang kanyang mahal na si Okiyo Odagawa, isa po siyang Japones. Ayun, letter so, M, yung pin, ito, letter M. Typing pa tawag sa kanya. Typing. Pag-aari ni Marianito Ponce Gonzalez. Gawa po ito sa ginto na electroplated ni Naolan at Redden. So, may kawayan po ito. May kawayan ng ginto. May kawayan po lang. Tapos yung pero. Mga special na komite kung saan naging kasabi si Ponce. Mga
special ng komite kung saan nalita sa PC po. Yes po, tapos na ang aming pagka-vlog sa Mariana Ponce. Yes! Nakita po namin kung gaano ka-preserve yung mga gawa ng Mariana Ponce. Yes. Yung kanyang mga nakaka-enjoy ilika. Na matutunan mo kung ano talaga si Mariano Ponce. Gano'n siya ka-astig. Yes. Ang gaganda ng mga sulat niya. May dami naming natutunan. Na. Yes. Ayan. Pakita po natin yung ito yung statue ni Mariano Ponce. Tapos na. Si Mariano Ponce, pinanganak pala siya in Baliwag. True.